This is Church of God Aguinaldo and Vista, as one family, let us continue to worship and meditate upon God's Word. To share today's message, let us listen to Brother Jay Licuanan. Good morning, Church of God, and have a blessed Sunday sa bawat isa po ngayon. And sa umaga pong ito, masaya po akong ibahagi ang salita ng Panginoon sa inyo. Let me share some good news today. No po, tayo po ngayon ay nasa GCQ na, pero alam niyo na po ang susunod nito. Tayo po ay mapupunta na sa MGCQ. So sama-sama po tayong manalangin at gusto ko pong sabihin po sa inyo at i-report na ang ating pong church, no po, tayo po ay nagpe-prepare na. At anytime pag tayo po ay nag-open na sa MGCQ, no po, ang Church of God ABC po, no po, ay magbubukas, no po. Kaya po tayo ay manatiling updated sa ating mga announcement. No po. So, mulit-muli, kung may katabi ka ngayon, baka pwede mo siyang batiin ng magandang umaga. Ayan, good morning. Kung katabi mo ang iyong asawa o nakikita mo ang iyong mga anak, baka pwede mo silang batiin ng magandang umaga. And let me begin the word by asking you a question today. Meron po akong itatanong po sa inyo ngayon. Ano ba ang hinahanap ng tao ngayon? No po. May hinahanap ang tao ngayon eh. Meron pong isang salita na hinahanap ng mga Pilipino, actually hindi lang ng mga Pilipino, ng buong mundo ngayon. May hinahanap tayong salita. Ayoko na po kayong pag-isipin, ano ba yung isang salita ngayon na very popular na hinahanap natin? It is the word opportunity. Oportunidad. No po. It's an open door. Nagahanap tayo ng opportunity sa ating pong buhay. At alam niyo po, mahal ko po ang ating bansa, mahal ko po ang bansang Pilipinas. Pero kailangan ko po itong sabihin, no po. Ano po yung aking gustong sabihin? Pag tayo po ay maghahanap ng opportunity sa Pilipinas, mahirap na maghanap ng hindi umiiyak. No po. I hope naiintindihan niyo po ang aking ibig sabihin. It's hard to find opportunity nang hindi tayo nagwi-weep. Ano ba yung ibig kong sabihin? Let me share this word. Weep. Ano ba yung iniiyak natin sa paghahanap ng opportunity? Alam naman po natin, and I put it into acronym, naghahanap tayo ngayon ng trabaho. Malungkot po tayo na mababalitaan na meron pong maraming natanggalan ng trabaho. We weep. We're looking for an opportunity for work. It's just because for our earnings. Kailangan natin ng kita. Kailangan natin ng lakas. Nawawalan ka ba ng lakas ngayon, kapatid? Nakakahina ang quarantine, ano po? Routine ng ating ginagawa. Nawawala ang lakas. At nawawala po ang passion natin sa ating buhay, sa ating mga ginagawa. Kaya po sa umaga pong ito, no po, ang panalangin po natin kung kayo po ay mangiyak-ngiyak o umiiyak o naghahanap ng opportunity ngayon, ang panalangin ko po ang Panginoon ay magsalita sa atin at magpakita po sa atin ng magandang opportunity. And ang akala natin, no po, akala natin, ang akala ko, ang mahirap hanapin ay ang opportunity lang. Akala ko ganun. Alam niyo po, pag nakahanap na po tayo ng opportunity, when we found that opportunity, nakita ko na, praise the Lord, nagbukas ang pintuan, merong susunod po na salita. Ano yung susunod na salita? Ito pong opportunity na to, meron po siyang salitang cost. Ibig sabihin, meron akong kailangang ibabayad. At pag pinagduktong ko po yung dalawang salita na to, hindi ko po ito makakalimutan sa aming economic class. Let me share to you some wordings sa economics. No po, the word, ano tawag dito? Opportunity cost. Pag pinagduktong natin sila, it's the word opportunity cost. In economic word, ito po ang sabi ng opportunity cost. Let me read to you the definition. This is the return of a foregone option less than the return on your chosen option. Mahirap intindihin, no po? Medyo malalim. Pababawin po natin ng konti. In a business world, sa usapang business, ano ang opportunity cost? It is the loss of a potential gain from other alternatives when one alternative is chosen. Kailangan ko ng mababawasan para madagdagan. And in Christian terminology, mas maintindihan po natin ano ba ang description nito sa atin. Something that you need to lose, something that I need to trade off in order for me to gain. So ano ba ang ibig sabihin ng opportunity? Akala ko mahirap maghanap ng opportunity. May mas konting mahirap pa pala.
ano yun, yung pag may opportunity na ako, ano yung kailangan kong i-give up para ako ay mag-gain? And I believe mas mahirap po yun pag-desisyonan. Kaya po sa umaga pong ito, marami po tayong mga pinag-iisipan, marami po tayong pinapangarap. Kanya-kanya po tayo ngayon ng diskarte, no po, para po mabuhay. Marami pong nagbebenta ngayon online, marami po ngayon naghahanap ng trabaho. Alam niyo po, samahan po tayo ng Panginoon at pagpalain tayo ng Panginoon sa ating mga magiging desisyon. But the word opportunity cost, no po, today, ano ba ang mensahe ng Panginoon sa salitang opportunity cost? Meron po akong nabasa sa Bible, and I believe nabasa nyo na rin po ito. Ang salita ng Diyos ay nagde-define dito ng opportunity cost. Kaya pag-usapan natin maigi, what is our verse for today? In Matthew chapter 6, verse 33, it is the word of the Lord. Let me read to you. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. And today, we will just be dealing about three verses. Tatlong verse lang po ang pag-uusapan natin ngayon. At dito po iikot ang ating pag-uusapan. No po? But before that, can I encourage everyone to please bow down their heads and we will pray together. Dear Lord God, we thank you. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Jesus, that we believe, Lord, kapag may sinasara ka, Panginoong, pintuan, may binubuksan kang malaking bintana, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa aming buhay, we as a Christian, we have a God. We have a big Father in heaven. Hindi kami mapapano kasi meron kaming Diyos. Kaya, Panginoon, ang panalangin ko sa mga tao, Lord God, na papaayaw, papasukuna, Panginoon, nawawala na ng pag-asa. Lord, may this word and may your promises, Lord, give encouragement to us. Give life to us, Lord God. Bigyan kami nito ng buhay, bigyan kami nito ng lakas na maipagpatuloy ang kinabukasan. Holy Spirit, we are asking your presence today. Speak to us in a very personal way. Touch your people today. Touch families today, Lord God. Touch every individual today. Speak forth your blessing and your life. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. And ito po yung salita na sinasabi ng Panginoon. Sabi dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam na alam po natin ang salitang yan. Bata pa po tayo, napapakinggan na po natin yan. But let me just share to you or i-dissect po natin yung verse ngayon. Let me cut the verse. And it's the word seek. But seek first the kingdom of God. Ano ba yung aking hahanapin? When I say the word seek, it speaks the word attempt. I need to attempt to find. Meron akong tatangkaing hanapin. Meron akong tatangkaing saliksikin. Ano ba yun? Ano ba ang tinatangka natin ngayon? Ano po ba ang inyong hinahanap ngayon? Ano po? It's a desire to obtain. May malalim tayong desire na makuha. Or the word, we need to dig for something. Huhukayin mo eh. Hahanapin mong maigi. And para mas maintindihan po natin, meron po akong ipapakitang litrato sa inyo. Alam niyo po ba to? Hindi po yan naghuhugas ng dumi. Alam niyo po ba, ang ginagawa po niyan, siya po ay naghahanap at nagfi-filter ng ginto. Dito po nagsisimula ang ginto. No po? Kailangan hahanapin, sisinsinin. This is the perfect illustration for seeking. I need to seek. Where is the gold here? I need to identify where is the dirt, where is the gold. I have to understand and I have to put it in my mind. Ano ang pagkakaiba nila? Ano yung difference nila? And same thing in the word of the Lord. Ano ba ang aking hinahanap ngayon? Hinahanap ko ba kung hindi si Lord, kung hindi yung presensya ni Lord sa business ko? Kung hindi yun ang hinahanap ko, maaring may iba kong hinahanap. Ano kaya yun? Ano kaya yun? At meron po akong ipapakita po sa inyo sa setup po natin ngayon, no po, sa setup ng Pilipinas, sa setup ng ating pamilya po ngayon, meron po tayo talagang mga pangangailangan. At hindi ko po to kayang i-discuss ng ako lang. Tinawag ko po ang aking lolo, no po,
Gusto ko po ipakita po sa inyo ang lolo ko, si Lolo Maslow. Kilala niyo ba si Maslow? No po. Meron po siyang nabuo o tinatawag po natin itong Maslow's Hierarchy of Need. At gusto ko po siyang ipakita sa inyo. Baka naaalala niyo po ito nung tayo ay nag-aaral. It's a triangular shape. At makikita niyo po dito from bottom to top, ito po ang priority ng tao. Yung nasa pinakailalim hanggang pinakamataas, yan ang priority. Kaya kumikipot. Ibig pong sabihin, yung pinaka nasa baba, yan ang ipagpapatayan natin para tayo ay mabuhay. Ano ba yung nasa baba? And let me highlight it. Ano po ang nandito? It's the word physiological needs. Sa panahon natin ngayon, ito ang ipinagpapatayan natin, physiological needs. And wala akong nakikitang masama doon. Ano ba yung physiological need? Let me show to you some icons here. It is the food. I need to eat. I need to drink. I need to wear clothes. I need to live in a decent house. Kailangan may shelter ako. Ito pong apat na to, this is the basic needs. Ito po yung lagi po nating naririnig nung bata po tayo. At ano po ba ang end result ng ating ginagawa ngayon? Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko po ito, just try to think of it. Lahat ng ginagawa natin ngayon, dahil dyan. Sige po, esep-esep. Try to think of it. Magtatrabaho, mag-a-abroad, magne-negosyo. Tanungin niyo, bakit ko to gagawin? Kasi kailangan ko nung kumain, uminom, magdamit, magbayad ng bills dahil sa bahay. Lahat ng gagawin natin ay nandito sa physiological need. I hope nagkakaintindihan po tayo ngayon, nasasakyan niyo po ang aking ibig sabihin. Kaya po ngayon, ang tao, hindi natin masisisi na lahat gagawin niya para lang sa physiological needs. Para dito. At alam niyo po, kaya ko po ito pinipresent po sa inyo, hindi para sabihing mali si Maslow. Hindi po. Lahat po ng nakita nyo ngayon at lahat po ng aking sinasabi, I believe ito po ay naiintindihan natin at tama na kailangan nating kumain, uminom, magdamit. What's the point? Bakit ko po pinapakita yung Maslow's Hierarchy of Need? It is surely our needs. It is surely our needs. Siya po ay talagang pangangailangan natin and we cannot defy that. Hindi natin yung pwedeng ikatwa. Ano po? But ano ba ang sabi ng Panginoon? Ano ba yung maling interpretation natin sa hierarchy of needs? And let me just show to you the verse again. Ang sabi dito in Matthew 6:33, but seek, what's the word? But seek first. Ito po yung aking hinighlight dyan. Pag inintindi po natin maigi, hindi masamang pahalagahan ang need. But, hindi siya dapat ang uunahin natin. I hope naiintindihan niyo po yung part na yon. This is what we really need to seek, but it should not be the first. Maslow's hierarchy is a need, but it should not be the first. At mahirap intindihin yun eh, no po. Mahirap pong unawain ang bagay na yon sa unang pagbasa. Pero ito po yung sinasabi dito ng Panginoon, but seek first. Ang uunahin ko, hindi yung pagkain, hindi yung inumin, hindi yung damit, hindi yung bahay. Ang sabi ni Lord, buti hindi sinabi ni Lord, seek only the kingdom of God. Hindi niya sinabing only. Ano ang sabi niya? Huwag mo lang unahin, huwag lang yan ang first. Ang first dapat ang kingdom ni Lord. Ano ba ang ibig sabihin ng kingdom ni Lord? No po, but seek first the kingdom of God and His righteousness. When I understand it, when I uttered it, ano ba ang ibig sabihin nito sa pagkakaintindi natin? Let me put it this way. This is the word. It is a heavenly concern. Sabi ni Lord, unahin mo ang mga bagay na makakalangit. Yun ang uunahin mo. At yung susunod doon, unahin mo ang need mo. Diba po? Kaya po, may kasabihan tayo, unahin ang need kesa sa wants. Pero may mas uunahin ka pa pala sa need. Ano yung uunahin mo sa need? Yung kingdom and yung righteousness ni Lord. Ano yung kingdom and righteousness ni Lord? It is a heavenly concern. And ano ba pag sinabi nating heavenly concern? Let me put it here. Heavenly concern in our time today.
sa panahon natin ngayon, heavenly concern, it is unseen, but eternal. Kaya po mahirap paniwalaan eh. Kaya mahirap paniwalaan, bakit? Unseen, hindi nakikita, but eternal. Panghabang buhay. Heavenly concern, it speaks of less important but very significant. Contradicting po, ano? Hindi mahalaga. Heavenly concern, nagugutom ako, heavenly concern. Paano yun? Walang trabaho yung nanay ko, yung tatay ko, heavenly concern. Paano yun? Diba? Wala akong pangbayad sa bills. I need to live, I need to survive. Tapos, heavenly concern. Paano ko maiintindihan yun? Paano ko maiintindihan yun? And let's move on, and may the Holy Spirit gives us this wisdom to fully comprehend. Ano ba? Imposible ba o posible itong sinasabi ng Panginoon? Number three, heavenly concern, it means not prioritizing or not prioritize but entails a large price. Hindi ito napapriority, hindi natin ito na uuna, pero sa kaduluduluhan, ito pala ang dapat unahin. And alam niyo po, meron pong concern dito ang kalangitan. No po? Let me read this quote to you. You know that the heaven's concern is that you make him as your concern. Alam niyo po ba yon? Ang concern ng langit, sana maging concern natin siya. I hope nasasabayan niyo po yung ibig ko pong sabihin. And to move on, let me continue the verse. Sabi dito, but seek first the kingdom of God. This kingdom of God, actually, it's a personal tip from the Lord. Siya ang nagsasalita at kailangan natin bigyan at pagtuunan ng pansin dahil siya ang nagsasalita. At kung ang Diyos ang nagsasalita, I believe meron tayong dapat bigyang atensyon dito. Bakit mo kailangang paunahin ang kingdom of God? Baka natatanong niyo, bakit first, Lord? Bakit first? It's a personal tip. Let me read this. I want you to focus here and I want you to understand the word. Basahin natin to ng sabay-sabay. Seeking first the kingdom of God is a mystery that we need to unlock in our minds. Kaya isa po itong misteryo, isa po itong mahirap ipaliwanag. Dahil Diyos ang nagsabi nito, kailangan ko itong gawin kahit na hindi ko pa siya lubusang naiintindihan, pero pinangako niya ito eh. Meron siyang gustong ipahayag at iparating. Kaya ang tatanong ko po sa inyo ngayon, gusto niyo po bang yumaman? Gusto niyo po bang pagpalain ng Panginoon ang inyong negosyo, ang inyong pamilya? Gusto niyo po bang pagpalain ni Lord ang hahawakan ng inyong mga kamay, ang inyong iniisip ay nangyayari, pinagpapala ng Panginoon? Gusto niyo po bang mangyari yun? We really need to unlock this in the minds. In our minds, maintindihan natin, kailangan kong uunahin ang kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin kakalimutan ng lahat, pinauuna lang. Yun lang naman pala ang sinabi ng Panginoon. In Romans chapter 12 verse 2, kaya ito po ang sabi dito, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may approve what is good and acceptable and perfect will of God. Ngayon, mas naiintindihan ko ngayon ang ibig ditong sabihin, nitong verse na to ngayon. Kasi, sabi, huwag mong gayahin ng takbuhan ng isip ng mundo na to. Mahirap. Kasi, ang gusto ng Panginoon, magbago ang ating isip. Ano yung sinasabi niyang isip? Yung lahat ng tao, inuuna ay physiological needs. Ikaw ang uunahin mo, kingdom of God and His righteousness. And to further elaborate, para mas maintindihan natin, ano ba yung kingdom of God? Ano ba yung righteousness of God? Let me highlight this word to you, the word world. This world, it defines or it depicts the word worldly concern. Let me put it this way para mas magkakaintindihan po tayo. Let me put a table here. This is the heart of the world. And this is the heart of the heaven. It is the worldly concern and it is the heavenly concern. Sabi ng mundo, kaya sabi ni Lord, huwag tayong magiging makamundo. Yun ang term, eh, no po. Worldly concern, sabi ng mundo, seek first the money. Kailangan mo munang hanapin ng pera.
Ano ang sabi ng langit? Seek first God's kingdom. Dito pa lang po, medyo may opportunity cost na. May pipiliin na po tayo eh. Seek first the money, seek first the kingdom of God. Ano ang sabi ng mundo? Do it yourself. Nauso po yung salitang DIY. Do it yourself. Gawin mo. Kaya mo na yan. Do it yourself. May graduate ka na. Bachelor ka na. May experience ka na. Gawin mo yan sa sarili mo. Do it yourself. Pero ano sabi ng Panginoon? Do it with God. Huwag mong gawing mag-isa. Gawin mo kasama ang Panginoon. Do it with God. Ano ang sabi ng mundo? Trust the news. Wow, mahirap pagkatiwalaan to ngayon, ano? Trust the news. Ano ang pagkakatiwalaan ko sa news? Bagsak na ang ekonomiya. Mawawalan na ng trabaho. Maghihirap na ang Pilipinas. Binenta na ang Pilipinas. Lahat na! Trust the news. Mahirap eh. Pero ang sabi ng heaven, ano ang sabi ng kalangitan? Trust the word of God. Nakita niyo po yung diferensya. If you trust the news, magugulo ka eh. Hindi ka magiging buo. Pero pag pinakinggan mo ang salita ng Diyos, tatahimik tayo. Kasi kahit ano man ang mangyari sa bansa, hawak ng Panginoon ang bansang Pilipinas. Walang pwedeng mangyari sa atin na hindi niya pinahihintulutan. Maging ang inyong buhay, maging ang buhay ng inyong pamilya. Kaya gusto ko pong ipakita sa inyo, ibida sa inyo. Hindi ba kayo nagtataka? Minsan magmasid kayo. Yung ibang tao, yung ibang kapitbahay nyo, meron silang pinagdaraanan. Pero kayo, sasabihin nyo, akalain mo yun, sa panahon na to, ito pa ang ating natanggap. May ganun ba kayong storya? The world is suffering from this pandemic, but look at us! Wow! Look at you right now, COVID-free! Ano tawag mo dun? Ang tawag ko dun, pabor. Ang tawag ko dun, biyaya ng Diyos. Pinapaboran ka, pinagpapala ka, sa gitna ng pandemya, tayo ay hindi kasali kasi tayo ay iniingatan ng Panginoon. Kaya ito po yung magandang sariwain at namnamin. Ano ang sabi ng mundo? Tuloy ko lang. Die to earn. Pambihira po yung salitang yan. Ano po? Totoo po yan sa ibang pamilya. Sabihin ko po ng Tagalog, ha? Pasensya na sa salita. Mamatay ka, kakahanap ng pera. Mamatay ka, kakahanap ng trabaho. You need to die for you to earn. This is the world suggestions. Ito yung kanyang sinasuggest. The world suggests that you die to earn, but the heavenly concern, it says, live with faith. Mabuhay ka sa pananampalataya. At narinig nyo na ba yung salitang to? Live with faith? Narinig nyo na ba yun? Pag narinig yan ng mga taong hindi kilala si Lord, ito ang kanilang sasabihin. Number 5, you cannot eat faith to live. Nasabihan na ba kayo niyan? O may nakapagsabi na sa inyo? Sige nga, faith. Sige nga, kainin mo yung pananampalataya mo. Faith. Sige, kainin mo yung Bible. Faith. Sige, pambayad mo ng bills yung faith mo. May nakapagsabi na ba? Yun ang tono ng mga taong hindi naiintindihan ang kapangyarihan ng paniniwala. Kainin mo nga. Ano sabi ng Panginoon? Living is not just about eating. Are you with me? In order for you to live, hindi dinidefine ang eating para lang mabuhay. And cut ko lang dito ng konti to support this word. This is the verse in Romans 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. It supports Matthew 6:33, the righteousness, the kingdom of God and righteousness. Imagine niyo yun, from the book of Matthew downward to Romans, it supports, kinoconnect niya. Hindi para masabing mabubuhay ka is may kakainin ka lang. Hindi mo pwedeng i-define yun. Kaya pwede nating sabihin na nakakain ba ang faith? Hindi. Diba? Kaya bang magbayad ng bills ng faith? Hindi. Ano kaya ng faith?
kaya ng faith lahat. Bakit? Ang faith ang kumukonekta sa akin sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At kung siya ang aking Panginoon, at kung siya ang aking tatay, at kung siya ang aking Diyos, walang imposible sa lahat ng pinagdadaanan ko. Magagawa ko lahat, makakaya ko lahat. Bakit? Kasi may tatay ako sa langit. This is what faith can do. And so, makikita nyo, ano mas mahalaga dito? Physiological needs o faith? Mahirap silang pagbanggain. Hindi ko pwedeng sabihin physiological needs. Hindi ko rin pwedeng sabihin faith lang. Because faith without action is dead. We need to weigh in. We need to balance it. Pero ano ang absolute dito sa dalawa na to? Physiological, faith. Ano ang absolute dito? Sabi ni Lord, seek first the kingdom of God. Dito magkakatalo. Sa sabi ng Panginoon, may pinapauna si Lord. Yun lang ang sinabi niya, unahin mo to. Unahin mo ang kingdom of God. And last, let me back to the table. Number six, leave God to live. Pambihira. May gumagawa po nito ngayon. At may mga tao po, I believe in other churches, I believe in other areas, leave God to live. Iwan mo Panginoon para mabuhay ka. Iwan mo ginagawa mo ngayon para mabuhay ka. Bakit? Unahin mo yung pagkain. Unahin mo yung inumin. Leave God to live. But ano ang sabi ng Diyos? In heavenly concern, die with self to live. Kailangan kong mamatay dito. At pag natutunan kong mamatay dito, nagsisimula na akong mabuhay. It's a mystery. It's a mystery that we need to unlock in our minds. And let's pray for the Holy Spirit to fully give us an understanding so that we can comprehend everything that the Lord said. Hindi pwedeng baliwalain kasi si Lord ang nagsabi. Kaya, as you look into your screen right now, let me show to you this illustration. In the middle of worldly concern, in the middle of heavenly concern, in the middle of this, it is the word opportunity cost. Ano ba ang default ng tao? Wala pang ginagawa. Ito ang default ng tao. Lahat ng araw, nasa worldly concern. Ito uunahin niya. But as I pray right now, as we understand the word of the Lord, may this priority to be shifted into heavenly concern. Ayan. Sana po iikot ang ating priority at pupunta po yan sa makalangit na bagay. Ituloy ko lang po, ano po yung ating pinag-uusapan. Seek first the kingdom of God and His righteousness. I need to seek first. Bakit ito sinabi ni Lord? Ano po, dito lang po tayo naglalaro at dito lang po natin pinaiikot ang ating usapan. Ang sabi dito, seek first. And paano ko ititake yun? With all the things that I said, with all illustration that I gave, seek first. Panginoon, bakit gusto mong unahin ka? Bakit? Pinagtatanong ko yung kay Lord nung pinag-aaralan ko ito. Bakit, Lord? Alam niyo kung bakit? Because when you seek God, the Lord's instruction is to seek Him first because it is a sign of His love for us. Mahal tayo ng Panginoon kaya nagtuturo siya ng technique. Mahal tayo ng Panginoon kaya nagtuturo siya ng utos. Yung iba ayaw intindihin to, yung iba ayaw unawain to, pero ikaw na nakikinig ngayon, tip to ni Lord. This is a sign of love for the Lord. And may I put some disclaimer for this. Meron akong gustong sabihin po sa inyo ngayon. I want you to understand this statement. Seeking first the kingdom of God is not abandoning your corporate work or business. Unless He said so. Unless sinabi ni Lord. Pero ano ba ang sabi na seeking first the kingdom of God? Ano ang sabi dito? But it only means on how will you showcase or express your love to God as a priority. To further elaborate this statement, hindi sinabi ni Lord na pag inuna mo ang kaharian niya, isarado mo negosyo mo. Iwanan mo trabaho mo. Unless, sabi ni Lord, at unless, tinawag ka niya sa full-time ministry. Pero kung hindi, hindi yun ang ibig sabihin ng seek first the kingdom of God.
Ano ba ang ibig sabihin ng seek first the kingdom of God? Ano ba ang ibig nun sa akin sabihin? Kung hindi pala iiwan, kung hindi pala mag-full-time, eh anong ibig sabihin ng seek first the kingdom of God? Bilang nanay, bilang tatay, bilang youth, bilang YA, ano ba ang ibig sabihin sa akin ng seek first the kingdom of God? When I say the word seek first the kingdom of God, it means IATF. Para hindi natin makakalimutan, alam nyo ba ang IATF? It means IATF. No po, ayun, narinig nyo, may nagwawangwang na sa labas. It means IATF. It means seeking first the kingdom of God. It means I need to improve my relationship with Jesus. Yun eh. Bago ka ba nagnegosyo, nakapagbasa ka ng Bible? Bago ka ba nagnegosyo, nauna mo ang pagbabasa ng Bible o pananalangin? Yun yung ibig sabihin ng first. Seek first. Nai-improve ko ba ang relasyon ko kay Lord? Nakakaiyak pa ba ako sa kwarto ko? Kasi kung hindi na, eh baka hindi na first. Baka iba na ang inuuna natin, hindi na si Lord. Sabi, improve my relationship with Jesus. Ano ang ibig sabihin ng letter A? Seek first the kingdom, it means I need to adjust my priority. Hindi pwedeng yung first ang nasa last at yung last ang nasa first. I need to calibrate everything. I need to adjust. Kailangan uunahin kita, Panginoon. Uunahin kita pag ako kumita ng pera, pag ako may pumasok sa akin, Panginoon, uunahin kita. Ano yung uunahin kita? Hindi kita pagnanakawan. Yung tithes ko, iuuna ko to sa iyo, Panginoon. Sana naiintindihan niyo. Inuuna ko si Lord eh. Uunahin mo, Panginoon eh. Pagka may negosyo, kapag meron tayong oras, uunahin natin ang Panginoon. Hindi sinabing iwan, sinabi lang unahin. Sinabi lang unahin. Letter T, it means to trust God above all else. More than you trust your employer, trust God above all else. Kung meron kang pinaniniwalaan ngayon, sana ang Panginoon ang nauuna sa lahat ng pinaniniwalaan mo ngayon. And what else? Seek first the kingdom of God. I need to follow all His ways. Eh sabi mo, Panginoon, unahin ka eh. Eh di sige. Sabi mo, unahin ka. Eh di sige. Dahil sabi mo yan, Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And this is the very important and my favorite part. Hindi ko po nilalabas to. Gusto ko po ng pa-suspense. Pag inuna daw natin ang salita ng Diyos, pag inuna natin ang kingdom, and I believe it is clear to you now, the kingdom and righteousness of God, pag inuna ko daw yun, ang Panginoon, tapat. Ano ang pangako niya? If you do that, and all these things shall be added unto you. All these things. What are these things? Let me put the physiological need. All these things. The food, the drinks, the clothes, the shelter will just simply follow. Susundan lang kayo niyan. Ano gusto nyo? Sinusundan nyo sila o kayo ang sinusundan niyan? Kaya ngayon, paano ko ba ito i-explain? I have to say it on this way. No po, direct to the point. Kaya po ngayon, pag ikaw ay worried at medyo hirap sa bagay na to, alam mo kapatid, kaya ka nandyan ngayon kasi pinaparating to ng Panginoon sa'yo. Baka hindi mo inuuna kasi yung kingdom at yung righteousness ni Lord. Kaya mahirap kumain, uminom, magdamit at magtumira sa bahay. Why not try it? Unahin mo ang kingdom and righteousness. And all these things will just simply follow. And if we will reverse it, let me reverse it. If you will not seek first the kingdom of God, there's no such thing will follow you. There's no such thing will follow you. So just simply seek first the kingdom and everything will just simply follow. And in verse 34, it says here, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its thing. Sufficient for the day is its own trouble. Alam niyo po yung context nitong binabasa natin. Assignment niyo po yan. Basahin niyo po yung prior verse dyan.
ang ibig lang sabihin ng Panginoon, kapatid, huwag kang mag-alala. Kasi pag inuna mo ang aking kaharian at ang aking katwiran at kabanalan, sinunod mo ko, walang magiging mahirap. Dahil madali lang ang lahat pag ako ang inuna mo. Ito po yung gustong iparating nung chapter na to, yung context na to. And tatanungin ko po kayo ulit, bakit to sinasabi ni Lord? Bakit ba sinasabi ng Panginoon to as I about to end the message? Alam niyo kung bakit niya tayo tinuturuan ng tip? I believe this is because out of His love. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon kasi ayaw niya pong mahirapan tayo. Alam niyo po ba, gusto ko pong kausapin ng mga nanay, ayaw ni Lord na mamroblema po kayo sa bills. Ayaw ni Lord na mamroblema po kayo sa bayarin. Sa mga tatay, alam na alam ni Lord yung burden ngayon na parang halos wala kayong magawa. Alam ni Lord yun. Out of His love, gustong sabihin ng Panginoon sa iyo ngayon, huwag kang mag-alala kasi ang misteryo nito, unahin mo ang aking kaharian. Huwag mo kong iwan. Huwag mo kong kalimutan. Huwag mo kong ibenta. Huwag mo kong ipagpalit sa physiological needs. Out of His love, kaya niya ito tinuturo sa atin ngayon. And let me reverse the question. Mahal mo pala ako, Panginoon eh. Let me ask you, do you still love the Lord? As I'm about to end the message, I want to leave this question to you. Pinag-aaralan ko to, nasa quarantine. Gaano ko ba kamahal si Lord? Tinatanong ko sarili ko. Gaano ba kita kamahal, Panginoon? Quarantine ba ang makakapaghiwalay sa atin? COVID-19 ba ang makakapagpaayaw sa akin para mahalin ka at paglingkuran ka? Parang dapat hindi. And to end the message, do you still love the Lord? May isa pong leader sa youth ang nagturo po sa amin ito. And I just took it. Let me share to you. Kung matatanong nyo po, mahal mo ba si Lord? It should be this way. Let me share to you the Sternberg Theory of Love. Siguro po yung mga psychologists, alam po to. Sternberg Theory of Love. When you love the Lord, you should have the peak. You should have the P. You should have the I. You should have the C. And again, triangular form. When I say peak, if I really love the Lord, I need to have the PIC. I need to have this intimacy. Let me start with I. I need to have this intimacy. Yun lang ba? Tapos na? Pagka may intimacy ako, mahal ko na ba ang Panginoon? Nagpe-pray ako lagi. Intimate kami ni Lord. Mahal ko na ba siya? Pag intimacy lang, intimacy alone, you just like Him. Gusto mo lang siya. Gusto ko lang pala. Pag intimate lang kami, gusto ko lang. Or pagka passion or passionate ako. Wow, passionate ako sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking passion. Passion alone, it speaks of infatuation. Ganun eh, no? Infatuated ka lang sa lordship ni Lord. Makapangyarihan yan eh. Tapat yan, mahal ako yan eh. Passionate ka lang. You're just infatuated. Or if you have commitment alone, wala kang intimacy, wala kang passion, commitment lang. Maglilingkod. Kaya ayun, napapagod. Bakit? Naglilingkod ng hindi nagmamahal. Commitment alone, it's an empty love. Sabi yan ng Sternberg Theory, hindi ko yan sabi, ng nag-aaral ng emosyon, ng pagmamahal ng tao. And pagsasamahin ko, kung meron akong intimacy at meron akong passion, would it be enough? Ang tawag pala doon, romantic love. It is normal to a person, intimate at passionate. Ang tawag pala doon, romantic love. Or would it be enough that I have just an intimacy and commitment? Yun lang, intimate ako at may committed ako sa kanya. Ang tawag lang pala doon, compassionate love. Or passionate ako at may commitment ako. Ang tawag lang ba doon is fatuous love. Ano ba hinihingi ni Lord? Parang ang hirap naman. Ano ba dapat ang pagmamahal sa Panginoon? Alam niyo po, ano ba ang tamang pagmamahal dapat kay Lord? I need to be passionate. I need to be intimate. And I need to be committed.
Because when these three combine together, it's called consummate love. At ito ang pagmamahal na pwede nating ibigay sa Panginoon. Bakit? Jay, bakit consummate love? Mas naiintindihan ko ang consummate love. In John chapter 3 verse 16, this is the perfect verse for the consummate love. Bakit ito ang kaking ibibigay sa Panginoon? Because in John chapter 3 verse 16, it says here, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." And what's the picture of this John 3:16? Again, my favorite picture of all time. Jesus Christ hanged in the cross just to prove His consummate love for me. And this is a clear picture of the love of God. This is the clear picture. It depicts the consummate love of the Lord. He was hanged on the cross just to prove His love for us. So passionate, so intimate, so committed for us. Kaya, ganito na lang ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Hindi natapos sa krus. Binibilinan pa ako ngayon. Huwag daw tayong mag-alala. Pag inuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kabanalan, ang katwiran niya, when we seek first the kingdom of God and His righteousness, everything will just simply follow for us. And let me end it on this verse. And whenever I read this verse, it injects hope to me. Whenever I read this verse, it injects life. Nawawala ang takot at pangamba. In Matthew 6:26, look at the birds of the air. "For they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?" Ang ganda, ano? Nakakita na ba kayo ng ibon? Oo nga naman. Yung ibon, walang employer. Yung ibon, hindi nagtatrabaho, hindi nag-i-stocks. Hindi siya nagtatanim. Pero siya ay pinapakain ng ating Ama sa langit. At anong tapon ng tanong sa atin? Kapatid, hindi ka ibon. Mas mahalaga ka sa ibon. Ikaw ay tao at ikaw ay anak ng Diyos. Hindi kanya gugutumin. Anong sabi? Unahin mo ang kanyang kaharian. Seek first the kingdom of God. Huwag nating ibenta si Lord. Huwag nating kalimutan at talikuran ang Panginoon dahil siya ang lahat sa atin. Kaya ngayon, kapatid, gusto kong itanong, ang Panginoon ba ang lahat sa iyo? Medyo mahirap po yung matanong sa sarili, no po? Kaya, paano ko uunahin ang kaharian ng Diyos? I believe it is impossible to seek first the kingdom of God without having any relationship to Jesus Christ. Kung wala kang relasyon sa Panginoon, kilala mo lang siya pero wala kang relasyon sa Kanya, wala siya sa puso mo, mahirap unahin ang isang hindi mo kilalang Diyos. Kaya nga, gusto ko itong tapusin dito bago tayo maghiwa-hiwalay, bago matapos ang preaching natin ngayon. Nais kitang anyayahan sa isang panalangin kung saan papapasukin mo ang Panginoon sa iyong buhay at puso, at pag yan ang ginawa mo, mas magiging madali sa iyo unahin at ibigay ang lahat sa Kanya. Bakit? Kasi kilala mo siya at may relasyon ka sa Kanya. Itong panalangin na ating uusapin ay isang panalangin na kung saan papapasukin natin ang Panginoon sa ating puso at siya ang gagawin nating Diyos at tagapagligtas. Siya ang magiging driver, siya ang magiging leader ng buhay na to. At wala nang iba. Kung ikaw yan ngayong kapatid, at kung yan ang iyong panalangin, sumabay ka sa panalangin ito. Pwede ba tayong lumuko ngayon at sama-sama nating usabin ng panalangin ito? Sumunod ka sa panalangin. Panginoong Jesus, humihingi ako ng tawad sa matagal na panahon. Ako ay nagkulang, nagkamali, nagkasala. Hindi ko kayang linisin ang sarili ko. Kaya Panginoon, nagpapalinis ako sa banal mong dugo. At Panginoon, sa oras na to, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking isip. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Wala na akong ibang Diyos na sasambahin. Ikaw lang, Jesus.
maghari ka sa buhay ko at sa puso ko at banal na Espiritu, ipaalala mo sa akin araw-araw na ikaw na ang aking Panginoon at gagawin ko ang iyong kalooban. Salamat dahil dito, kaya kitang unahin. Kaya kong unahin ang kaharian mo at nang sa gayon, mangyari ang iyong pangako sa aking buhay. Salamat sa pag-ibig mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sa oras po na to, tayo po ay nagse-celebrate ngayon ng communion. Sinasariwa natin ang Panginoon, ang ating Diyos, tagapagligtas, at siya ang may-ari ng lahat. Kaya ngayon, kung may pinagdadaanan ka, kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng depression, kung ikaw ay nasa gitna ngayon ng lungkot, hindi mawaring pakiramdam dahil sa quarantine o natatakot ka sa kinabukasan, kapatid, ang panalangin ko, ang communion na to, magbigay ng pag-asa at magbigay ng kalakasan sa atin, spiritual, physical, kasi ang Panginoon mahal ka. Pwede ba nating sama-samang itaas ang ating tinapay o ang ating biskwit as you joined our communion today? It says here, "For I received from the Lord with that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" Shall we take the bread, please? Verse 25, "In the same manner, he took also the cup after supper, saying," can we raise the cup? "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Shall we drink the cup, please? And before we pray together, this is my last slide. Choose to live. Choose Jesus. This is trade-off. This is how we trade. Piliin natin ang Panginoon above all things. And may the Lord bless us. Can we bow our heads and we pray? And as we pray also, can we just lift our envelope? Tayo po ay mananalangin at magpapasalamat sa Panginoon. We will complete and end this worship by giving thanks to Jesus. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you. We want to choose you because you are the life. Ikaw ang tunay na buhay, Panginoon. Ipinagpapasalamat namin, Panginoon, na sa pagkakataon na ito, tinuturuan mo kaming manatili sa inyo, magtiwala sa inyo, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan ng iyong mga anak ngayon, Panginoon, kami po ay lumalapit. At kami po ay humihingi ng katalinuhan. Kami po ay humihingi ng kapangyarihan sa inyo. Lord, para sa mga anak mo ngayon na nangangamba, sa mga anak mo ngayon na natatakot, payapain niyo po sila. At bigyan niyo po sila ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo. At Panginoon, itinataas namin ang aming ikapo. Itong ikapo na to, Panginoon, ay hindi kabayaran sa kabutihan niyo. Kahit kailan, hindi namin kayo kayang bayaran. Pero Lord, ito ay pagsamba. At dito, Panginoon, It has its statement. May statement to, Panginoon. It is seeking first the kingdom of God. Sa aming pananalapi, uunahin namin ang iyong kaharian. Seek first the kingdom and everything will be added unto us. So bless the works of our hands. Bless our businesses, our plans. Everything that we have right now, bless it in Jesus' name. For we are reminded of your promises that we are always be the head and not the tail, Lord. For we are always be at the top and never be at the bottom. We thank you for your presence. We thank you for your promises. We love you. And today, Lord, we receive your blessing. We receive your strength, your favor. Tanggapin natin ang pagpapala, ang kapangyarihan, ang kapayapaan, at ang nag-uumapaw ng pagmamahal ng Panginoon ay suma atin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you po, at mag-enjoy po tayo sa buong maghapong ito. Thank you for listening. For our announcements, in line with the recent advisory of Malacañang, we are canceling all church-related activities, most especially the Wednesday night service and the Sunday worship services, starting March 15, 2020 until further notice. We also encourage all C2S groups
to continue connecting with each other through video calls, phone calls, text messages, and chat groups. To continue our worship in the form of tithes and offering, we are highly encouraging our members to do bank transfer instead. Please see details on screen. For updates, please follow our official social media accounts. Together, let us devote our time in praying and trusting God amid this situation. God bless you all.